Hello mga karapsa! Welcome to another episode of Papa's Fusion Pinoy Cooking. I'm here again, Darce Hoxon, ang inyong tagaluto for today. Ngayong panahon ng pandemya, ang lulutuin natin ngayon ay ang gulay na makakatulong sa atin sa pag-fight ng mga virus na ito. So mga karapsa, bida ang bitter ngayon! Dahil ang lulutuin natin ay... Hulaan ninyo, drum roll! Ampalaya kung karne or beef. Ampalaya. Alright! Kung bago ka pa lang dito sa Papa's Fusion, mag-subscribe ka na. Now na, i-click nyo rin ang notification bell para ma-update kayo kapag meron tayong mga bagong upload na video. At pagkatapos mong panoorin to, kung magugustuhan mo ang video na to, pwede mo rin i-share sa mga friends mo at sa family. Let's go! Okay, mga karapsa, para sa ating mga ingredients. Siyempre, kalahating kilo ng beef. Itong beef na ito, tinenderize na natin kanina. So ito yon, ang pagtitenderize ng beef at pagpe-prepare ng ibang ingredients, ito na yon. Panoorin nyo. Okay, mga karapsa. So ngayon, pakita ko sa inyo kung paano natin tinetenderize yung beef. Kasi yung nabili natin, hindi ito tenderloin. Hindi siya malambot talaga na part ng beef. So, kailangan natin gumamit ng meat tenderizer. Kailangan natin pukpukin. So, okay? So, simulan na natin. Ginagayat-gayat ko na siya ng maliliit. So, ganito. Yan. Hindi siya masyadong manipis na gayat. Pero, hindi naman siya masyadong makapal. Sakto lang. Para pag pinukpok natin, medyo lalaki siya ng konti, hindi siya masisira. Yan. So, ngayon, gamitin natin itong merong tusok-tusok na meat tenderizer para mabasag natin yung fiber sa loob. Ganyan ito. Yan. So, galit na galit ka. Ganun. Hup. Yan. Bilang side. So, ayun. Medyo malapad na siya. Nakita nyo, guys. Yan, o. Ayan, so manipis na siya. Alright. So, medyo basag-basag na yung fiber niya. Then, tuloy-tuloy lang. Wa. Alalay lang, huwag ka naman galit na galit. Kung ampalaya kong karne, ayahan nyo na yung ampalaya ang bitter. Pag ikaw bitter, masisira ito. Yun, tapos nun, medyo napalakas. Yan. Diba? Dapat. Yan. Other one. Maglit na to. Yun. So, half kg yung ano natin. Tuloy-tuloy lang natin dito sa iba pang part ng beef. So, ganun lang ang pag tenderize ng beef using your Thor beef tenderizer. Hindi to lang naman ito. Basta nabili ko lang ito ron. Beef tenderizer. Kahit na, actually not beef, meat tenderizer. Pwede rin sa pork to. Okay? So, yon. Kita-kits ulit tayo sa main nating video. Okay. Siyempre, ang ating ampalaya. Yan. So, kaya ko sinabi mga bitter, kasi bitter ang ampalaya. Eh. Kaya bida ang mga bitter. Meron nga pala akong pick-up line dito sa ampalaya na to. Ampalaya ka ba? Bakit? Kasi kahit anong pait ng naranasan ko, ikaw pa rin ang sustansya ng buhay ko. Okay guys, tuloy na natin ang preparation. So, i-marinate natin itong beef para mamaya dire-diretso na lang tayo ng luto. Kailangan natin itong i-marinate sa toyo, Chinese rice wine, ito,
ang iniinom ni Jackie Chan sa Drunken Master. Ito yun, rice wine. And then, ano ba? Paminta, cornstarch. Maglalagay din tayo ng konting baking soda para rin sa pampatenderize dito ng, ano, ng ating meat. Para mas lalo siyang lumambot. Okay? Lalagyan din natin ng konting tubig kasi medyo dry yung ano pag after nating pukpukin, medyo dry siya. 1 and then 2. Yeah. Tapon. Okay, bibigyan natin kasi ng tapon ng konti. Dapat tingin tayo sa camera. Yan. 2 tablespoon. Okay. And then lagyan natin ng 1 tablespoon ng Chinese cooking wine. Pwede naman Chinese cooking wine or rice wine is 1 tablespoon. Okay? Okay? Lagyan din natin ng 1/4 na teaspoon ng baking soda. Ito. Baking soda. Yan, 1/4 lang. Yan, okay? And then, 1.5 teaspoon na cornstarch. Okay, 1 teaspoon. Tapos cornstarch. Yung cornstarch, ito yung maglalak ng ano niya, ng moist o ng tubig doon sa beef. And then, dahil nga dry yung ating beef, dahil dry yung beef, lagyan natin ng at least 2 teaspoon ng water. 1 and 2 teaspoon ng water. And then, lagyan natin siya ng 1 teaspoon na ground black pepper. Yan, ito. Yan. Okay. Yan. Tapos, syempre, haluhaluin natin. Hindi na natin lalagyan ng asin kasi meron ng soy sauce. Yan. Yan. Haluhaluin. Ganyan, para ma-incorporate. Okay. So, nakikita ba sa camera natin? Ayan. Ayan. So, okay na siya. Okay. So, ayan. Prepared na ang ating beef. Prepared na rin ang ating... ang ating ampareya ay ito. Ayan. Laking ampareya na ito. Dakota. Binabad natin din sa ano? Sa tubig na may asin. Okay. So, siguro 1 tablespoon na asin, lagyan yung tubig yung ampareya para mabawasan yung kanyang pait. Alright, balik tayo dun sa ating main vlog. So, para naman sa sauce ng ating ampareya kong karne, meron tayong 1/2 cup na water, meron tayong 2 tablespoon na oyster sauce, 2 tablespoon na soy sauce, meron din tayong 1 teaspoon na ground black pepper, 1 teaspoon na sugar, at saka 2 teaspoon na cornstarch. Siyempre, pag ini-stir fry natin, kailangan natin ng base ingredients natin ng ating bawang or garlic, at saka ating onion sibuyas. Marami tayong sibuyas na ilalagay para masarap at malasang malasa ang ating stir fry. Okay, let's start cooking! Okay, mga karapsa, timplahin na natin muna ang sauce na ilalagay natin after nating ma-stir fry. So, unahin na natin ang sugar dito sa 1/2 cup na tubig. Yan. And then, lagay natin ang ating soy sauce. Yan. And then, lagay natin ang ating oyster sauce. Ito. Yan. Lagyan natin lahat. Kailangan natin na huwag matirhan ng kahit na anong bakas ng oyster sauce yan. Para masarap na masarap at malasang malasa. Okay. Gali natin yan. Yan. Tuloy natin mabuti. Yan.
Luin natin. And then yung ating 1 teaspoon na ground black pepper. Oops. And then ang ating 2 teaspoon na cornstarch. Yan. So, luin natin. Mix natin mabuti hanggang matunaw natin yung cornstarch para hindi buo-buo. Yan. Yan. So, madali lang lutuin to. Talagang stir fry lang ang gagawin natin. Okay. Yan ang ating sauce. May natapon, kaya punas-punasan natin. Ayoko marumi. Yan. Yan ang isa-sauce natin mamaya. Okay. So, i-ready na natin ang ating cooker. And then, mag-start na tayong magluto. Okay, mga karapsa. Okay, mga karapsa. Let it start. Turn on natin ang ating induction and lagay natin ito sa stir fry para uminit ng ating kawali. Siyempre, lagyan na natin siya ng mga 3 tablespoon na cooking oil. Vegetable oil ang ginamit natin. Iyaan natin siyang uminit. Yan. Yan, mainit na. Nagay na natin ang beef. Mga beef. Yan. Iluluto natin talaga yung beef na luto na siya bago natin siya hanguin. Okay? So, stir fry lang tayo. Bango! Rapsa! Maganda rito sa beef na to, na tenderize na natin using the meat tenderizer, tapos nilagyan pa natin siya ng baking soda na meat tenderizer din yun. Kaya ayan, makita nyo, ang lambot ng beef ko. Yan. So, sige, lutuin siya ng lutuin hanggang sa mag-brown-brown siya ng konti. Basta tuloy-tuloy lang ang pag-stir fry. Yan. Medyo dumikit pero masarap yan mamaya pag nalagyan natin ng sauce yan. Ito, tender. Oh, ang beef. Tender, tingnan natin. Wow, natutusok siya. Ibig sabihin, malambot siya. Madali siyang kagatin. So, ayan guys. So, dapat, lutong-luto yung beef. Hindi naman lutong-luto. Luto yung beef. Halos nagkakaroon na siya ng pula-pula sa gilid. Yan o. Oh. Yung medyo meron na siyang konting bakas ng burn. Yan. Tapos, iga na yung kanyang kumbaga, naiga na yung kanyang sabaw. Hindi na siya nag-ano. Okay. Patayin muna natin. Tapos, hanguin muna natin to. Itong beef na to. Lagay muna natin siya sa isang plato. Ito. Yan. Lagay muna natin dyan. And then, dito rin, sabi mga sunog-sunog na yan, sa pinagpirituhan, dyan din natin pipirituhin. Igigisa o stir fry ang ating vegetable. Ating bitter gourd. Ang English nga pala ng ampalaya ay bitter gourd. Nabasa ko lang. Okay. So, lagyan natin ng konti mantika. Yan. Kalat natin yung mantika. Yan. And then, dahil mainit pa yan, painitin lang ng konti yung mantika. Lagay natin ang ating bawang. Yan. Yan. Yung bawang. And then, lagay natin yung ating sibuyas. Maraming sibuyas. Gusto ko maraming sibuyas. Pag may beef, gusto ko maraming sibuyas talaga kasi masarap ang combination ng sibuyas at saka ng beef. Yan.
Okay? So, isabay na rin natin ang ating ampalaya. Ayan. Ang ampalaya ay actually masustansya sa vitamin C. Ayan. Actually, mataas ang vitamin C ng ampalaya. Sa mga hindi nakakaalam, akala nyo, sa citrus fruit lang yon. Hindi. Masustansya yan. At maraming vitamin C. Teka, tingnan natin yung research ko. Ni-research ko yan eh, kanina. Okay, ang ampalaya ay merong anti-tussive properties. Yon. Ano ba yung ibig sabihin nun? Pagpigil sa pag-ubo. Sabihin, kahit inuubo ka na, hindi ka mauubo. Manalo yun, ha? Anti-tussive. Parang tussive. Kaya pala yung gamot sa ubo. Tuss. Tuss. Ya, alam nyo na yun. Ano yun? Nasinaran. Tuss. Tapos sinaran. Gamot sa ubo yun. Anti-tussive pala yun. And then, meron siyang anti-pyretic properties. Pyretic? Ano ba? Ano yun? Parang pirates yun, ha? Pero ang ibig sabihin nun, pinapababa at nilalabanan ang lagnat. Ah, panglagnat pala, papabababa ng lagnat, anti-pyretic. Tapos, pwede rin siya sa mga, anti din siya sa mga diabetic. Ibig sabihin, pwede rin siya sa mga diabetic. Kasi, maganda rin daw siya sa mga diabetic. Yun, hindi ko na na-research yun. Alam ko lang. Okay? So, yan. So, pagka nag, medyo transparent na yung ano, pwede na nating ilagay yung beet. So, ayan, medyo transparent na yung ano, yung sibuyas. Pwede na nating ilagay ulit, isama yung ating beef. Ito. Okay? Gagawin natin, sasama natin yung beef dito sa ating gulay. Then, imimix na natin siya. Ngayon, ilagay na natin yung ating sarsa. Yan. Yan ang ating sarsa ngayon. Yan. Mamaya yan, yan, lumalapot na siya agad. Ang bilis naman ito lumapot. Hindi pa tayo nakakahalo. Yan. Kita nyo? Mm. Ang lapot na. Yun na yung ating sauce. Ay, naulog. Naulog. Balik natin. Sayang yan. Wala pang 5 minutes. Yan. Yan. Yan o. Nagsarsa na siya, di ba? Madaming sarsa, maganda pag madaming sarsa. So, yun. Sarsang sarsa na. Teka, lagay natin sa isang lalagyanan. Okay, lagay natin siya sa isang lalagyanan. Tapos, itong ampalaya kanina na tira, na ginayat ko na din, ay lulutuin ulit natin para lagay natin sa ibabaw. Dahil kulang ang ating ampalaya, sa totoo lang. Yan. Ano? Yan, o. Oh. Yan. Sarap, di ba? Okay. Tapos, yung ampalaya, ito, ay i-stir fry na lang natin. Para ma-infuse yung lasa, lagyan natin ng asin. Yan. Taksan natin apoy. Okay. Stir fry natin itong mga ampalaya na to. Ito yung tinatawag na pahabol. Kasi kulang na kulang nga naman yung ampalayo. So, para ma-infuse naman yung ano ng ampalaya, lagyan naman natin siya ng salt and pepper. Ping-ping-ping! Ping-ping! Yan! So, ito, medyo hilaw-hilaw ang ampalaya sa ibabaw na ilalagay natin. Gulo ng luto ko, ah. Teka, habang piniprito natin yan, linis-linis muna ulit tayo. Para hindi
Para hindi makalat, para hindi magulo. Yan. Kailangan, pag nagluluto ka, malinis. Hop. Yan. Yan. Ganda na ulit, oh, di ba? Konting punas lang. Lagay na natin ito dito sa babaw. Yan. So, lutuin lang natin ito, ang palaya na to. At ito ay ilalagay natin sa ibabaw ng ating... So now, ang ampalaya natin ay 750 grams, 500 grams ang ating beef. Kayo mga karapsa, anong gusto nyo sa ampalaya? Yung walang paet o yung may paet? Honestly, ha, ako ha, gusto ko may paet. Kasi ano ko eh, masokista ako eh. Gusto ko yung nasasaktan. Kaya gusto ko may paet. Diba? Yan. So, lutuin lang natin to, ang ampalaya, and then ilagay natin sa ibabaw. Yan, medyo malambot na. Luto na ang ating ampalaya. So, patayin na natin ang heat. And then, tabi muna natin ang ating induction. Punasan natin ang ating lamesa. Okay, yan. Ito, marker ko yan. Yan ang titawag na center mark. Yan. Okay. Yan. Yan, lagay natin ito sa gitna. Yan. Alright. Tapos, saka natin ilagay ang ating mga ampalaya. Yan. Papa's Fusions. Sa mga karapsa, presenting Papa's Fusions Ampalaya con Carne or Beef Ampalaya. Yan. Napaka-sustansya. Yan. Yes. Yan na. Okay. Eto na po. Okay mga karapsa, nandito na tayo sa last segment ng ating vlog. So, ito na yung ating tiki man portion. Tikman na natin itong ano, ampalaya kong carne. Yan, sarap po. Itong beef na to, guys ha, mga karapsa, itong beef na to ay hindi tenderloin. Ito ay ordinary na ano lang ng baka. Okay? Yan. May nagmotor. Okay. So, dapat, kasi tinenderize natin to kanina, dapat malambot to. Tapos nilagyan pa natin ng baking soda. So, tingnan natin. So, kuha tayo ng isang piraso. Pag tusok ko pa lang, malambot na. Okay? Tignan natin. Guys, malambot siya. As in. Tapos, yung tinimpla natin sa kanyang marinade, yun ang nagpapaalat sa kanya. So, yung lasa niya, saktong-sakto yung alat. Yung lasa ng oyster sauce nung sa sauce, talagang nandun yung sauce. Lasang-lasa siya sa beef. May konting tamis dahil sa sugar na nilagay natin. And, pag sinamahan natin siya ng ampalaya, malalasahan natin yung bitterness ng ampalaya, pero hindi masyadong mapait. Tamang-tama lang. So, lagyan nyo yung, ampalaya, lagyan nyo sa bowl, sakto yung tubig, lagyan nyo ng 1 tablespoon na salt. Saka nyo, haluin at hayaan nyo siya for 30 minutes. Ito ring beef, ganun din. After the marinade, yung pinakita natin kanina, paano natin minarinate? 30 minutes. Marination. Okay na yun. So, ang sarap-sarap talaga. Nakikita nyo naman sa mukha ng tao kung mapait yung ampalaya. Hindi, joke lang. Ano lang yun? Ate ko lang yun. Pero masarap talaga. May pait siya, pero hindi siya mapait. Siyempre, meron ba ng mga ampalaya na
ano, na hindi mapait, di ba? Nakapago din mag-shoot. So, merong, kanina pa ako nagpe-prepare para mapanood nyo to. Mas masarap yung may hagod tayo ng konti na malamig. So, cheers! Mmm, sarap! Lasang buko juice. Ha? Tapos meron kang beef. Nagyan mo na ng palaya. Mmm. Grabe. Napakasarap talaga, guys. Totoo, mga bata, ayaw nila ng palaya. Kasi mapait. Pero pag natikman nila to, I am sure, magugustuhan nila. Okay, guys. Hanggang dito na lang muna. Again, huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Ito. Subscribe. Hit the notification bell para ma-update kayo sa mga bagong videos namin. Okay? And also, share this to your friends. Baka mahilig sila sa ampalaya o mahilig sila sa beef. Huh? Matulungan sila. Mayaman sa vitamin C. Masustansya. And also, napakasarap ng recipe na to na timpla ng Papa's Fusion na kailangan ninyong i-share. Pag hindi nyo siya sinare, sayang naman ang sarap nito. Okay? Again, keep safe. Lalo na yung mga nasa Pilipinas at yung mga OFW natin na mga subscribers nanonood. Siya nga pala, thank you sa mga subscribers. Dumadami na rin tayo. Maraming salamat sa suporta. And also sa mga nanonood, maraming salamat, nakakatuwa. Kasi marami tayong nasishare ng ating skills sa pagluluto. At saka marami tayong, kumbaga, napapasaya. Yun lang po ang goal natin. So again, God bless and keep safe. I love you all. Bye-bye!